ito yung power supply, ayan. Tapos ito yung sinusupplyan niya, yung ating magnetic contactor na nagko-control naman ay itong ating 24 hours na timer. So ito, bali control ito ng motor. So kinabit ko lang yung ilaw dito. Ito yung parang ginawa kong pinaka temporary. Ayan. Sample ko lang ito. Siyempre, paminsan-minsan nagpa-practice tayo para hindi natin makalimutan yung mga connection, lalo na sa mga control. Hello guys, this is Richard Mix TV and welcome to my channel. For today's video, ay magkakabit naman tayo ng ginawa nating control ito para sa ating ilaw dun sa taas. So ito yung 24 hours na timer na ginawa natin. So ngayon guys, ngayong umaga ay kakabit na natin yung ating ginawang control na ito para hindi na siya rito naka-connecta sa loob ng kwarto. So ipakikita ko sa inyo yung temporary na ginawa ko noong Ramadan na nagtagal na, sobrang busy at hindi ko na nailipat doon sa labas yung ginawa kong control na pang temporary. So ito guys, ipakikita ko sa inyo. Ito yung power supply, ayan. Tapos ito yung sinusupplyan niya, yung ating magnetic contactor na nagko-control naman ay itong ating 24 hours na timer. So ito, bali control ito ng motor. So kinabit ko lang yung ilaw dito. Ito yung parang ginawa kong pinaka temporary. Ayan. Sample ko lang ito. Siyempre, paminsan-minsan nagpa-practice tayo para hindi natin makalimutan yung mga connection, lalo na sa mga control. So ito guys, yung load side, ayan, yung papunta sa ilaw. So ito yung ating switch, yung auto-manual switch. Ito ay bali, dalawang motor yung control niya. So pagsinit natin ng 4 hours, depende sa inyo, yung ating motor. At mamatay naman siya after 4 hours, papalit naman yung isa, itong isang ating contactor. Ayan. So operated dyan ang ating 24 hours na timer. So yan guys, balikan tayo sa ating gagawin. So yan guys, andito na tayo sa ating pagkakabitan ng ating control. Yan yung ating ginawang control na yan. So andito na rin yung ating mga gamit. So bali dito ko siya ilalagay. Ayan, dito sa ibabaw ng panel. Para hindi masyadong makalat yung ating electrical. So yan guys, simulan natin yung trabaho ngayon.
guys, nakita natin yung control dito. Tapos paglalagay naman ako dito ng pang outdoor na power outlet. Ayan, dito natin ilalagay. So ito yung ating ilalagay na power outlet. So ito guys, nagagamit natin tong box ng ating outlet. So magwa-wiring na lang tayo. Tapos saka natin ikakabit yung pinaka fixture ng ating outlet. So may bakante pa naman dito. Ayan. So yun guys, gawin ako ng wire. Guys, natapos na natin yung ginawa natin control. At gumagana na siya. Ayan. Nakasit siya sa automatic. Yeah. Tapos yung ating outlet. Yeah, ito na yung outlet natin. Nag-bend tayo para hindi kita yung cable natin. So, ayan. So, yan ang ginawa natin ngayong araw. Ayan. Nagpahinga lang tayo kanina dahil sobrang init. So, maglipit lang tayo ng mga gamit. A few inches later. So yun guys, natapos natin yung trabaho ngayon at pabigla tayo sa kwarto. Hakutin ko lang ibang natirang gamit at pwede na tayong magpahinga. So yan, sobrang busy ngayong araw na to kaya hindi tayo nakapag support sa ibang mga kaibigan natin sa pag live. So yan, unawa naman ngayon na tayo ay minsan talagang busy. So hello guys at magandang gabi sa inyong lahat. At ngayon ay narito ako sa labas. At titingnan natin yung ginawa nating control, yung kinabit natin kanina. So umiilaw naman siya. Napapakita ko sa inyo. So ito guys yung ginawa nating ilaw. Ayan. Ito yung kinokontrol ng ginawa natin. Ayan. So bali yun siya. Pasok natin yun. So yan na guys yung anong yan. Ayan. Okay naman siya. So bali ito yung kinokontrol niya, itong LED na to. Yeah. Alright. A few moments later. So yun guys no. At okay naman yung ginawa natin control. Sinet natin siya ng 7 o'clock PM to 12 o'clock ng madaling araw. So ganun yung gusto ng central. So yun ang ginawa nating settings. So yun guys, nakapang ano tayo? Tulog. Sobrang pagod kanina at sobrang init. Dito ko sa labas, medyo ano tayo ngayon,
pahipahinga ng konti. Tapos kaliligo ko lang, ayan. Gabi na tayo nakapaligo kasi sobrang init kanina. So, mga mamaya, pagka naligo tayo agad, sobrang init kanina, dumugo yung ilong natin. Naranasan ko na dati yan nung sa sobrang natin sa katawan. Siyempre, ganyan naman yung karamihan sa mga Pilipino na parang paramdam mo malagkit yung katawan natin, tapos nakapaligo agad ako. So ngayon, parang ang tawag sabi nun, ano, balingoy-ingoy. Yan. Nagpatay na tayo ng ilaw, guys. Ang galing! Ang galing! So yan, guys. Nagpatay na ng ilaw yung central. Kaya, yan, bumaba na ako dito sa may parking. Ito yung landing. Yan tayo ng ilaw doon. So, yun guys, meron lang akong konting isi-share sa inyo about sa kasama ko dito na yan, alam na rin ng mga ibang kaibigan natin sa pag-OIT yung mga ibang kasama ko dito na minsan hindi mo rin na ang tawag doon, yung mapigilan yung emosyon mo minsan lalo pag pagod ka. So, yun nga guys, about ito dun sa ating kasama rito na ibang lahi, yung Indiano, na pag nakikita tayo na nagtatrabaho, ay parang, kumbaga, selos na selos sa atin, yan, na hindi naman dinadirect sa atin na sabihin na yung ginagawa ko daw dito, kumbaga, pakitang tao lang. So, sabi ko nga doon sa nagsabi sa akin, sabihin niya doon sa Indiano na sabihin sa akin ng direkta. Kasi tinatanong niya, ano daw ginagawa ko doon sa area na yon, kasi kanina nga, hinakabit ko yung control. So, yun nga sinasabi ko doon sa ibang lahi din na pinagsabihan niya na sabihin niya sa akin ng harapan para kumbaga, may paliwanag sa kanya kung ano yung ginagawa ko. Kung hindi niya alam, tuturo sa kanya para lalo siyang ma-insulto. So, yun yan guys, konting ano lang, konting share lang about sa mga kasama natin. Kailangan talaga natin ng pasensya rito. So, hindi ko na pahabayan tong video na to. So, yun guys, see you to my next vlog. This is Richard Mix TV. Peace out.